What's going on, guys? Jeffrey here, and you're watching Middle Viewer. Well, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung personal experience ko on how to start a vlog or to create your own content. Kasi napakadami sa atin, guys, na nagsisimula pa lang, ang dami nang iniisip na mga negative things. Kaya hindi sila makapagsimula-simula ng sarili lang vlog or gumawa ng kanilang content. Well, the first thing you need to do is to become a positive thinker person. But aside for that, I made a list para ibigay sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga dapat nyong sundan para hindi na kayo masyadong maligaw sa paggawa ng inyong first vlog. Well, on this video, guys, mapapanood nyo kung ano-ano ba dapat yung mga kailangan nating i-consider to create a good vlog or to avoid excessive and complex moves para hindi na tayo parabang litong-lito or hirap na hirap gumawa ng first vlog natin, guys. So, I have 5 numbers na gusto kong i-share sa inyo and I hope na matulungan kayo nito, guys. So, number 1 is to create your own idea, guys, or topic. Well, kailangan nyo dito, guys, ng papel or any form ng panulat. Basically, ang ginagamit ko, guys, yung cellular phone ko. Dahil hawak-hawak ko palagi, and I'm sure na hawak-hawak nyo rin palagi yung mga phone ninyo. Kapag ka meron kayong naisip, anywhere, any place, anytime, kahit nasa trabaho kayo, pwede nyong i-consider at ilagay yun sa notepad ninyo or virtual notepad ninyo para hindi nyo ma-miss yung mga idea and yung mga thoughts na biglang sumasagi sa isip nyo. So, nagiging efficient yung buong maghapon nyo at the same time, nagagawa nyong ma-extend yung inyong imagination. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho at hindi to yung primary source ng inyong income. So, number 2 is to study basic important thing on creating videos, guys. So, naglista ulit ako dito. Under this number 2, guys, meron akong ibibigay sa inyo na dapat nyo rin i-consider bago kayo gumawa ng video, guys. So, choose your camera and its limitation, guys, no? Hindi ako magbibigay dito, guys, ng specific na brand or model ng camera. Kasi naniniwala ako, guys, sa kasabihan na the best camera that you can use is what you have. So, kailangan nyo rin i-consider, guys, yung proper location ng kinatatayuan ninyo, no, yung environment ninyo, and then yung proper location nung camera ang gagamitin ninyo or yung proper angle and proper location. So i-consider nyo rin, guys, yung proper lighting ng environment. Kung wala ka sa labas, kailangan may proper lighting ka kung indoor shots yung gagamitin mo. Importanteng-importante ang ilaw sa pagkuha ng video or any form of photography or videography, guys. Then, i-consider nyo rin, guys, yung about sa audio. So, as much as possible, guys, gumamit kayo ng external recorder or kahit yung cellular phone nyo, pwede nyo gawin yan recorder at lagyan nyo lang ng mga mic or lapel mic. Mas magiging maganda at pleasant yon kapag pinrasis ninyo at isinama nyo sa video recording ninyo. The last thing that you need to consider, guys, is the software or your editing software, guys. Mapa video man or audio, katulad ng ginagamit ko. Separate kung ine-edit yung audio and yung video ko. Sa ganitong paraan, guys, mas magiging mukhang professional yung paggawa nyo ng vlog kahit na first time nyo gagawin yon. Well, kailangan din, guys, komportable kayo gamitin yung software na pipiliin ninyo. Basically, yung mga ibang nagsisimula pa lang, gumagamit na kaagad sila ng mga advanced editing application or software. Tapos, bandang gitna or bandang dulo, nalilito na sila. And then, feeling nila, hindi sila marunong mag-edit. Guys, pwede kayong magsimula sa mga pinaka-basic na pang-edit ng video at hindi masyadong complex. On that way, mas magaganahan kayo na gumawa ng video at kapag ka nasanay na kayong gumawa ng video or mag-edit ng video sa software na yon, that's the right time to jump in a advanced software na katulad na ginagamit ko ngayon, yung Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, and Adobe Audition, guys. So yung tatlong yon ang madalas kong ginagamit sa paggawa ko ng video. Actually, itong napapanood nyo ngayon, product to nung tatlong application na sinabi ko. So, the third thing na kakailanganin natin is to set your budget. We need to set our money starting on your camera /
smartphone, kung wala kayong pang DSLR or pang mga point and shoot camera, eh, you can consider smartphone. Walang problema yun, guys. And isama din natin, guys, yung pag-set ng budget sa microphone and some accessories for your camera or smartphone again. So katulad na lang ng tripod, selfie pole, and some other accessories na makakatulong sa mga nagbablog ng mag-isa. And then isama din natin yung internet connection or yung data natin, guys. Dahil katulad na lang sa mga naka-destino sa mga remote area, katulad ko, monthly kaming nag-purchase ng internet connection namin. Dahil ito yung kailanganin natin pag mag-a-upload tayo ng videos, kung kailangan natin mag-search ng ibang mga resources para dun sa gagawin nating vlog. So number 4 na kailangan natin sa pag-vlog is to plan, extending your imagination, and to memorize the dialogue, yung gagawin mong dialogue. So this is very interesting, guys. Sa mga magsa-start pa lang ng pag-vlog nila, kailangan nyo talagang planuhin ng mas maaga hanggat maaari yung gagawin yung vlog, para may enough time kayo na ma-extend yung imagination nyo at may enough time kayo na mag-research dun sa gagawin niyong vlog or sa lugar ng paggaganapan niyo ng vlog ninyo, at makapag-prepare kayo ng iba't ibang kailangan niyo pa dun sa mga gagawin niyong vlog. So, after niyong planuhin at makapaggawa ng inyong mga research, gagawa naman kayo, guys, ng dialogue ninyo. So, yung dialogue na yun, guys, importanteng-importante yun. Tulad nung sinabi ko dun sa number 1 pa lang. So, kailangan bawat detalye isusulat ninyo. Lahat ng about dun sa gagawin niyong vlog, nakasulat lahat yan, guys. And hanggat maaari, eh, kabisado nyo yan. Dahil mas mukhang professional yung datingan natin kapag alam natin yung sasabihin natin once na humarap na tayo sa camera. So let's go to number 5, guys. This is the last, and nakakatawa lang isipin. Number 5 is, don't stress yourself to press that record button. And yes, dumaan ako dyan, guys. Yan yung mga pagkakataon, guys, na parang OC na tayo or yung obsessive compulsive na tayo bago tayo mag-shoot ng video natin. Yung sobrang prepared lahat, halos maubos na yung oras mo sa pagpe-prepare, and then hindi mo magawang pindutin yung record button. Be confident, pindutin mo yung record button na yan. Siguraduhin mo lang na sinundan mo yung step 1 to step 4 na sinabi ko dito, or yung tip number 1 to tip number 4 dito sa video na to, eh siguradong yung record button na yan, guys, pipindutin nyo na lang at wala na kayong magiging problema. Dahil malaking problema din kapag ka hindi nyo magawang pindutin kaagad yung record button na yan. For example na lang, kung meron kayong kailangan na oras na pagshootingan, ano? For example, yung golden hour sa hapon. Pag hindi nyo pinindot yung record button na yan dun sa oras na kailangan nyo yun, mamimiss nyo yung moment na yon. At tatakbo na naman ng isang araw para lang makuha mo yung bagay na yon. At napaka-unfortunate kung isang araw ka lang dun sa pupuntahan mong lugar na yon. So, be confident, pindutin yung record button, and you're good to go. So, that's all of it, guys. I hope na natulungan ko kayo, and sana mas magiging magaan yung paggawa nyo ng kauna-unahan nyong pag-vlog or paggawa nyo ng content, guys. I hope na makatulong din yung mga ilalagay kong link sa baba na pwede nyong i-consider na bilhin ng mga gadgets, tools, and equipment sa pag-shoot or paggawa nyo ng vlog. Pero hindi ko sinasabi, guys, na yun lang yung bibilin ninyo sa paggawa ninyo ng first video ninyo. Well, kung bago kayo sa channel ko, guys, don't forget to subscribe my channel. And if you love this video, hit the thumbs up, and you can follow me to all my social media accounts. Ilalagay ko na lang lahat ng link sa description below. See you next time around, guys. And I hope na naging okay lahat tong naituro ko sa inyo. So, peace!